Maligayang araw sa inyong lahat. So, here we are. Philo 1 class. Tuesday, Thursdays, 11:30 to 1. Philosophical analysis. Ako po si Associate Professor Aherico Victor Celestino Montesilio de Villa. ang tawag sa akin ay Prof. Jerry. Nagturo ako sa UP ng 35 years. I have only fairly recently taken up early retirement to become the president of an 81-year-old school. So nandito ako ngayon sa probinsya, sa bayan namin, ano, tumutulong ako. However, inimbitahan uli ako ng college namin, College of Social Science and Philosophy, para magturo ng Philo 1. At ako naman ay tuwan-tuwa sapagkat ipinaglalaban natin ang requirement ng Philo 1 sa UP system. Pinaglalaban, bakit, paano nangyari yan, ay ikukwento ko mamaya. Yeah. Alright, tingnan natin itong inyong... Ano, ang sipag ninyo, ano, ang daming umattend. Very good. Kaya lang kulang, 25 tayo dapat lahat-lahat eh. Maligayang araw po, Mr. Angeles, Ms. Lapus, Ms. Agimbag, Mr. De La Cruz, hindi pala, Ms. De La Cruz, Ms. Edayan, and the others, ano? Anong topic natin? Philo 1, Philosophical Analysis. Share muna tayo ng screen. Ano nangyari dito? Ito ang ating course ngayon, ano? Philosophical Analysis. There you have it. Share ko sa inyo yung ating pag-uusapan. Okay. There you go. Yan, ano, nasa stream natin. Course objective, yun ang pag-uusapan natin ngayon. And then mamaya, a bit about ancient Greece. Ancient Greece. So, philosophical analysis. Excuse me. Course objective and other details, pag-usapan natin. Ano? This is a course on philosophical analysis dealing with the nature and limits of reasoning. Ano ba yung pag-uusapan dyan sa nature and limits of reasoning? Sa totoo lang, dapat pinag-aralan nyo yan sa grade 11. O kaya grade 12, pag minsan nga grade 10 eh. Kaso, for some reason, hindi nyo pinag-aralan. Let me clarify. Required by law na may Philo 1 kayo. Pero yung Philo 1 ninyo, walang content about logic. Tanungin ko nga kayo, ha? Diyan sa chat natin para matesting din natin kung nadidinig niyo ako. Tanong po. Na Philo 1 kayo sa grade 11. Tingnan, tingnan ko kung may sasagot. Noong una, ang Philo 1 ay managed by Commission on Higher Education. Nagkataon na halos lahat ng commissioner sa Commission on Higher Education and chaired, ang chair ng Commission on Higher Education ay graduates ng UP. Yung chair at majority ng members ng commission. Noong una itinayo. At ang gusto nilang mangyari, magkaroon ng general education program ang lahat ng college education systems. So, ni-require nila gayahin, kopyahin ang ginagawa sa UP.
At sa atin ay maliwanag na pagtuturuan kayo ng philosophy at philo 1, kalahati niyan ay logic. In particular, ay mathematical logic. Ba, hindi kayo ng philo 1 ng high school? Nako, naloko na. Ay required ng batas yan eh. Dini nga sa amin sa bukid, sa Batangas, eh, required yan eh. Bakit kayo hindi? Ganito. Ang age ninyo ngayon, ang tawag, age of information communication technology. In fact, in your generation, makikita ninyo ang advent of artificial general intelligence. Yung nakikita natin ngayong forms ng artificial intelligence, walang sinabi yan doon sa pangyayari na magkakaroon na ng artificial general intelligence. Mag-usapan natin yan later. But punto is, age ninyo ngayon, age of information communication technology. Yung age namin, 20th century kayo, 21st century, kami 20th century, ang age namin ay ang tawag, age of space exploration. Yung century before that, ang age ni na Jose Rizal, ang tawag dyan, age of inventors. Eh bakit ganun ang mga tawag sa mga centuries na yan? Yung age of inventors kasi, yun yung unang-unang panahon ng Industrial Revolution, napakaraming inventions. Pag-invento ng ilaw, light bulb, pag-invento ng dynamo to produce electricity, pag-invento ng locomotive engine, ng mga tren, at pag-invento ng kotse. Ang sinasabi, if your economy as a nation has nothing to do with these inventions of the 19th century, your economy will not be competitive. Yan ang gusto kong sabihin yan. Excuse me. Yung 20th century, panahon namin, ang tawag space exploration, sapagkat pag wala kayong space age communication, pag wala kayong communication na ginagamit sa space exploration, kagaya ng satellites, and therefore satellite communication, pag wala kayo niyan, hindi competitive ang inyong economy. Eh ngayon, ganun din. Pag wala kayo ng information communication technology, ay hindi competitive ang inyong economy. Kaya, importante, di ba? Paano ng buhay natin? Pag walang Facebook, nako, naloko na. Tingnan nga natin itong mga sagot nyo. Konti lang, intro lang. Ayan, nagpilo po kami, pero mostly integrated la ang kung saan saan. Ano? Kaya nang masaklap. Kaya nga sabi ng UP at pinasimulan nga namin yan. Ako nga ang una noong panahong pinaglalaban namin yan. Ay kailangan required sa UP students. Ang age of information technology ay founded on computer technology. Ang computer technology ay founded on computer programming. Ang computer programming ay founded on mathematical logic na required natin sa Philo 1. Yan. Makikita niyo later, mag-aaral tayo ng logic at hindi logic na pinag-aaralan sa Ateneo LaSalle or UST. Yung logic na pinag-aaralan sa Ateneo LaSalle or UST and similar Catholic schools, yan ay Aristotelian logic. Bagay na bagay yan sa medieval ages at saka ancient times. Pero walang compatibility yan sa pag-aaral ng physics, pag-aaral ng mathematics, and information communication technology. Kaya sa atin, basura yan. Sa atin na pag-aaralan natin, mathematical logic. At required yan as part of pag-aaral ninyo ng Philo 1. Yan. You cannot know about the limits of reasoning in its proper sense pag wala kayong alam sa mathematical logic. Malabo, as you will see later. So, required sa UP Diliman ang pag-aaral ng mathematical logic. Bakit? Eh kung wala kang mathematical logic, hindi mo masyadong ma-appreciate ang computer programming. Pag hindi mo ma-appreciate computer programming, computer technology, hindi ka maging competitive. Artificial intelligence, hindi ka maging competitive. Naloko na. E di, paurong. Yan. Nagkataon na sa Commission on Higher Education, required dati ang Philo 1, the way we teach it sa UP. Kaso, nung ibinaba ang first 2 years ng college sa
Department of Education ng College Leche. Bakit? Yung sumalo ng programa ng Philo 1 sa Department of Education, walang alam sa mathematical logic. Ano nangyari? Nawala ang mathematical logic. Nawala ang logic. Nung nawala ang logic, nawala yung philosophy. Ayan, ang dami ninyong sumasagot. Kita ninyo. Ay, kung meron man, introduction lang. O kung meron man, ay integrated sa ibang mga klase. Naloko na. Ay, sa UP Diliman, hindi. Hindi kayo gagraduate nang hindi kayo papasa ng Philo 1. Yan. Salamat sa barkada namin. Yan. Ngayon, kung bumagsak kayo, ay makagalit kayo sa akin. Ay, totoo naman. Sorry na lang kayo. Ganito. So, I am Associate Professor Aherico Montesillo de Villa. I'm a recently retired Associate Professor sa UP and now President of Batangas Eastern Colleges, a school that our family owns, established in 1940. Meron pa kami isang school established in 1928. I am a fourth generation teacher, fourth generation professor, if you like. Okay, balik tayo sa usapan. Ito nga ang ating course objective. This is a course on philosophical analysis dealing with the nature and limits of reasoning. Ha? Maliwanag naman yan. Ano objective natin? Are. O, ha? Expand din yung ating sharing ng screen. Expand din yung screen ninyo. Course objective, at the end of the semester, the student, in other words, kayong lahat, should have enough understanding of the nature and limits of reasoning as to be able to cite examples of philosophical analysis in the areas of philosophy of science, logic, philosophy of language, political philosophy, philosophy of art, ethics, environmental philosophy of sport, philosophy of history, and philosophy of artificial intelligence. Yan. Excuse me. So, ano mangyari? Hatiin natin sa dalawa ang ating pag-aaral. Yung unang kalahati, puro logic. In particular, mathematical logic. Makikialam din tayo ng kaunti sa Aristotelian logic, pero kunti lang. Mostly, ang pag-aaralan natin, mathematical logic. First half of the semester. Presuming na naayos natin ang pagtuturo at pag-aaral ng mathematical logic, then we will know the nature and limits of reasoning. And tetestingin natin kung hanggang saan ang ating kakayanan, ang ating kaalaman sa mathematical logic, knowing the nature and limits of reasoning. So tetestingin natin yan sa larangan ng science. Then later sa larangan ng mathematics and logic and information technology. And then later sa larangan ng sport, sa larangan ng history, sa larangan ng maraming bagay, until the time na ang pag-uusapan na natin ay artificial general intelligence. Yan. At ipapakita ko sa inyo dito sa klase na ito, ano itsura ng artificial intelligence. Okay. So far, so good. Any question? Mr. Alteo Bandairel? Introduction to philosophy lang din po sa amin, pero wala kayong mathematical logic. Ito, paano kayo mag-aaral ng philosophy pag wala kayong alam na logic? Later on, makikita nyo kung bakit importante yung logic. So, tuloy natin. Dito natin ha, para hindi nang kakalimutan, at the end of the semester, the students should have enough understanding of the nature and limits of reasoning as to be able to cite examples of philosophical analysis in the areas of philosophy of science, logic, philosophy of language, political philosophy, philosophy of art, ethics, environmental philosophy of sport, philosophy of history, and philosophy of artificial intelligence. Yan. At yan ako. Yan ang itsura ko 2 years ago. Yan. Ngayon, ari ang aking contact details sa UP. Kaya lang sa UP yan. Ito, 09981-8500 local 2129 sa UP. Ngayon, ang emails ko ay
Well, nawala na tong isang email na to. Ang meron na lang ako eh. Ito. Okay, isusulat ko ha. Ito ang emails ko. Tandaan. Yung iba, ayun kayo naman, natanggap nyo na yung email ko eh, di ba? Dahil nag-message ako ngayon at saka late earlier. Prof. Jerry at... Ay, mali. gmail.com profjerry2016@gmail.com ano? Yan yung in-email ko sa inyo earlier. At alam nyo na rin yung aking telepono, ano? Anong telepono ko? 0919-0022-551. Ay, ay, ay. 551, yan. Wow, alam nyo na rin yan, ha? Pagka kayo ay babagsak, huwag kayong magpapakamatay. Tawagan nyo na lang ako, email nyo ako, inuman tayo. Yan. Okay. Meron pa ako alternative email. Jericho_de_villa@dec.ourschool.edu.ph. Okay. There you go. So far, so good. Yan. Huwag kakalimutan ha. Yan ang contact details ko. Now, meron tayong class rules. Ano ang ating class rules? So, tandaan mabuti ha. Makinig na mabuti. Meron tayong first exam, midterm, second exam, end of term. Tapos, meron tayong finals, coverage, buong semester. Pagkatapos, meron tayong individual report, written, group report, written, individual report, oral, group report, oral. Oh, niloloko ko lang kayo. Huwag kayong maniniwala masyado. niloloko ko lang kayo. Ito, requirements natin. Ang requirements natin, two long examinations. Dalawa lang. Ayun naman eh. Mukha ba akong masipag? Ay, unang-una, sa dami ng ginagawa ko din, Trisdini sa probinsya, eh, nagkakang mamatay na nga ang mga teacher namin. So, ang ating gagawin, ito ha, tulong examination. Yan, midterm, covering the first half of the semester. Ano pa? End of term, covering the second half of the semester. O, maliwanag yan ha. Midterm, end of term. Yan ang ating dalawang exam. Tapos, may bonus points. Bakit bonus points? Eh kasi ang pag-aaralan natin, ano ba ang pag-aaralan natin? Ang pag-aaralan natin ay mathematical logic. Yan ang matindi dyan. Yung mga estudyante ko, gusto ko nang tumalon sa ilog eh kasi mathematical logic na ang ating topic eh. Sa Ateneo, LaSalle, UST, and elsewhere na mga Catholic schools, Aristotelian logic ang ginagamit. Ay, let me just tell you, bulok yan. Kaya hanggang ngayon, walang masabi sa atin ng mga taga-Ateneo, LaSalle, UST, kasi bulok sa logic. Tara? So, hindi natin pag-aaral yung Aristotelian logic. Lahat tayong pakialam dyan. Konti lang, meron naman. Konti lang. So, lahat tayo dyan, ha? Erase yan. Ang pag-aaral natin, mathematical logic. That's 50% of the entire time na mag-aaral tayo. Eh, anong catch? Eh, dahil mathematical, meron tayong exercises. And so, magkakaroon tayo ng recitation kahit na online. And dun sa recitation natin, kahit online, meron tayong bonus points. Bibigyan kayo ng 5 points per question, pag minsan 10 points, pag minsan 15 points, pag minsan 20 points, pag minsan 30 points, hanggang 30. Importante yan. Bakit? Kasi may catch. Ang catch natin ito, meron nga kayong bonus points, pero tingnan nyo naman, ang passing grade natin kasi 75 eh.
Yan ang malupit dyan, 75. Ay, bakit 75? Ito. Yan, o bakit 75? Ay, kasi sabi nga natin, dapat nung high school nyo kinuha eh. Either junior high, grade 10, or senior high, grade 11. Eh, hindi nyo kinuha. Yung grade 10, grade 11, pag minsan grade 12 sa Hong Kong, they take it up. Mathematical logic. Same in Taipei. Same in Singapore. Same in Kuala Lumpur. Same in Tokyo. Ay, dito sa UP, ganun din. Pero sa labas na UP, ay ano, ay ang kinukuha ninyo yan ay religion. Yan. So, we need mathematical logic to understand the nature and limits of reasoning, especially when we deal with artificial intelligence. You see, your age will be the age of artificial intelligence. So, you need to be competitive. Among other reasons, as you will see later. So, meron tayong recitation, passing grade is 75. Now, however, may problema. Bakit? Kasi ganito yan eh. 35 years na ako nagturo. May mga klase ako, pardon the expression, ay puta, ay kalahati, bagsak. Kalahati, 5. Paano nagkaganon? Ay, walang niya ako, mukha lang ako mabait. Ganito yan. Hindi ko talaga maisip kung bakit nangyayari na fairly recently ay bumabagsak ang mga estudyante. Ay pareho lang naman ay tinuturo ko. It's like trigonometry. Ang trigonometry, ituro mo 50 years ago, ituro mo ngayong panahon na ito, pareho rin eh. Eh ganun din ang mathematical logic. Yung mathematical logic nung before the Second World War, eh pareho ng mathematical logic ngayon eh. Eh, in my case, 35 years na ako nagtuturo. Eh, yun na rin ang examen na ibinibigay ko. Pati nga mga joke, eh, gayon din. Hindi naman nagbabago. Ay, kaso, yung grade na estudyante nagbabago. May isang klase ako, halos lahat ay uno. Hindi naman halos lahat. One-third ay uno. One-third. And then everybody else ay halos uno. Ay, may klase naman ako, sabi ko nga kanina, ay bagsak ang kalahati. Ay siguro, ibig sabihin yan, depende sa inyo. Itong last semester na nagturo ako, not itong nagdaan, first semester, last school year, nung nagturo ako, yung isang estudyante nga, ang bonus points niya, 120 points. Eh. Bonus points lang yun. Eh, although, sip-sip talaga yung estudyante na yun, ano? But it really depends on you, ano? So, ganyan ang gagawin natin, ha? Meron kayong dalawang examen, midterm, end of term, dalawa lang naman. Tapos meron kayong bonus points, pero ang inyong passing grade, 75. Ngayon, excuse me, titingnan ko kung ano yung normal curve. Alam niyo ba yung normal curve, yung bell curve? Nag-aral ba kayo ng statistics no high school? Senior high? So, pag depende sa normal curve, kung merong normal curve, pag walang normal curve, hindi ko i-adjust. Depende sa normal curve, titingnan natin kung pwede kong i-adjust. Kasi pag minsan, baka naman kaya mababa ang grade ninyo, ay gawa ng mainit ang ulo ko, at bakit ay nabutukan ako ng asawa at hindi ko natapos agad yung aking plantsyahin, ay di siguro nga pagkagayon, kasalanan ko. Ngayon, excuse me, ating i-adjust ang grade. Maybe from passing grade ng 75, adjust natin to 85, malay ninyo. But we will see. But for the moment, ang passing grade natin, 75, ha? Yan, may isa pang catch. Ano pa isang catch? Anyone accused of being absent? Absent. Mali naman ang aking sulat. Hindi from yan eh. Grammatical error. Anyone accused? Sorry, anyone? Ganto na lang. Kung madali, nagkakagulo eh. Sandali ha.
hindi ne. Iinom lang ako ha. Pag matanda na kayo, talagang mabilis ma-dehydrate. Okay. Now, listen. You are required by the university. Nakalagay yan sa university code. You are required to attend the classes. Such that if you are absent, according to the university code, if you are absent 20% or more, so 100%, if you are absent 20% or more, you'll be given a grade of 5. 5, yan ang sabi ng UP. Now, bakit ganun? Eh wala lang, talaga lang talaga lang walang yata sa UP eh. Talagang pag marami, ibabagsak, ibabagsak. Ganti yan. Ang resources ng bayan, parang kumot. Yan. Yung kumot na yan ay not enough for everybody. So, ito si Antonio, ito si Ben, ito si, nandyan yung paa nila, ano. Ito si Charlie, ito si Diana, ito si Fermina, at kung sino-sino paano. Yan. Ay merong tendency tayo na ang resources, hilahin natin papunta sa Metro Manila, NCR. May tendency tayo na hilahin ang resources natin papunta sa UP. At pag hinihila nga natin, pag hinihila natin, ayan ang nangyayari. Merong mga taong nawawalan ng kumot. Bakit? Eh tayo ay mga pobreng bayan eh. Kukunti ang resources natin. So anong gusto nating sabihin? Just to indicate to you what's going on. Sa Metro Manila and therefore UP, ang average life expectancy ng Pilipino ay 69 years old. Bakit? Ay, ang daming ospital sa Manila. Pagka nga nagka-COVID kayo, that's the best place na magpa-ospital kayo. Ano pa? Ay, kompleto tayo ng kalsada. Kompleto tayo ng infrastructure. Samantalang kung pumunta kayo dun sa Muslim Mindanao, sa BRMM, ay naku. Naloko na. Ay upuan lamang sa loob ng classroom. Wala. Ay buti kung may classroom. Eh wala nga eh. Wala silang healthcare units. So ang mga bata roon na the age of 5 and below ay sobra sa 50% ang mortality rate. Nagka-diarrhea lang, namatay na. Eh, samantalang dito sa Maynila, doon sa Maynila, dyan sa inyo, bumili ka lang ng oral rehydration tablet, lagay mo siya isang baso, painumin mo yung bata, nagamot na, wala na siyang diarrhea, hindi namatay. E magkano lang yun, 10 piso, 1 piraso. Hindi nila alam yun doon sa Muslim Mindanao. So ang kanilang life expectancy sa Muslim Mindanao, 45 years old. Wow, tandaan. Ano ang life expectancy doon? 40 to 45 years old. I-round off na lang natin. Dini sa Maynila, ang life expectancy average 69. Dini sa Muslim Mindanao, ang life expectancy average 45. Abo. Ay, one-third of their lives gone. One-third of their lives gone compared to us. Simply because na-aksidente, minalas, doon pinanganak sa Muslim Mindanao. Ganun din in some areas of Region 7. Ganun din in some areas of Region 5. Ganun din in some areas of Cordillera Autonomous Region. Ngayon, pagka kayo ay pumasok sa UP, gagastusan kayo, kagaya nung bayad sa akin sa sweldo ko. Kagaya nung gagastusin doon sa kuryente at kung ano. Ay yun, ay kukunin natin sa kanila sapagkat mas malaki ang demand ninyo, mas malaki ang pangangailangan ninyo
kaysa pangangailangan nila sa tingin ng ating gobyerno. Kinuha natin na resources sa kanila, yung kumot, ibinigay natin sa mga UP students, pagkatapos hindi nyo gagamitin, lulustayin ninyo, ay nangangamatay sila doon. So sabi ng UP, mga putang ina ninyo, kung pwede, pagpapapatay namin kayo, kaya lang, hindi pwede, UP nga tayo, kaya sisingkuhin na lang kayo. Sa ibang bayan, if you waste the resources of the nation, you get lined up on the wall and you get shot. But in UP, bigyan kayo ng 5. Ha? Yan ang dahilan. Kasi kayo, scholar ng bayan. Doon sa Ateneo Lasal, pera ninyo yon, wala kayong problema. Eh dito sa UP, pera ng bayan yan eh. Hilahin mo ang pera ng bayan sa iba, papunta doon saan? Sa kay Michael Young, papunta doon saan? Doon sa Farmali, ay putay na yun, wala ng pera doon sa kabila. Yan. Oh. Kaya galit na galit si Gordon doon sa Senado. Eh. Alam mo siguro yung sinasabi ko. Mga putris na yun. Okay. So, maliwanag ha. If you are absent 20% of the time, you will be given a grade of drop. Bakit? Kasi ganito. Ay, mayroong kulang din. Ganito ha. Sabi nga natin, ano? May resources na hihila papunta sa iba. Kaya bumababa ang kanilang life expectancy. Among other things, isa lang indicator ito. Ngayon, meron namang minsan, absent ka ng 20% of the time, ay pero meron kang excuse. Yan. Pag may excuse ka naman, walang problema. Pag meron kang excuse, you'll be given a grade of drop kung hindi mo na kaya talagang pumasok, or you'll be given a makeup exam. Pero may catch pa rin to. Bakit? Eh kasi yung excuse, eh hindi ka pareho ng justification. Let me repeat. Excuse. Liwanagin natin yan, ha? Excuse is not the same as mere justification. Pagkaiba yan, naku. It's a world of difference. So, ulitin natin. Merong ma-excuse. Pag absent, absent ng 20% or more, pwede kang ma-excuse. Pag excuse ka, bigyan ka ng grade of drop na lang or bibigyan ka ng makeup exam. Kaya lang, dapat maliwanag sa inyo. Excuse is not the same as mere justification. Yan. Magkaiba yan. Anong gusto nating sabihin, Ganare? Tingin din eh. Kunyari lang, basketball player ka. Star player. And merong crucial game. Yung crucial game, pag nanalo tayo, overall champion ng UAAP, ang UP. And all we need to do is win one game. And there you are, the star player, you play the game, we win. Kaso, nasabay ang laro sa examen ni Prof. Jerry. Yan ngayon ang tanong. E-examen o maglalaro? So, you weigh the options. Eh sabi mo, eh magpapakabayani ako kasi kailangan ako ng bayan, kailangan ako ng UP. Eh di nag-basketball ka, nanalo naman tayo, ay di tuwan-tuwa ako. Yayakapin kita, hahalikan pa kita, kukagaling mo, pero 5 ka pa rin. Bakit? Ay, 0 ka sa exam eh. Eh, ba't hindi ka masisiro sa exam? Eh, hindi ka pumasok na exam eh. Yan. Ngayon, tanong, sinong pumili na kumuha ng exam o maglaro? At ang pinili ay maglaro? Ay, ikaw. Ikaw na basketball star. Wala namang namilit sa iyo, hindi ka tinutukan ng baril. Hindi ka sinabihan na bibitayin ka namin pag hindi ka naglaro.
ay nagpakabayani ka, panindigan mo, walang problema yun. Ako maraming pagkakataon, nagpakabayani, ay di gulong ako sa kalsada. Panindigan mo yung nangyari. Ngayon, iba pang excuse. Mere justification lang yung maglaro ka ng basketball at nanalo naman at naging champion ng UP, pero iba yung excuse. Anong ibig sabihin ng excuse? Ganare. Excuse ka kung ganito ang situation. Naglalakad ka sa Makati. Tumawid ka ng release ng tren. Dumating ang tren, nasa gasaan ka. Ay swerte mo naman at buhay ka pa. Ito ka ngayon. Nagkakagulo ang mga tao. Nandun ka, nakahiga. Sabi mo ay, bring me to UP. Take me to UP. I have an exam. Take me to UP. Pagkatapos, dinala ka ng ambulansya, hindi sa UP. Doon ka dinala sa Makati Medical Center. Sabi, putang ina niyo, may examin ako. Dalhin niyo ako sa UP. And then by the time you know it, inoperahan ka doon sa operating room. And by the time you know it, nagka-coma ka, comatose. And then by the time you know it, magising ka, tapos na examin. Ayun, sasabihin mo, putang ina ninyo eh. I-examine ako, ba't ganyan ako dinala doon? Ay, pag nalaman ni Prof. Jerry yan, sasabihin sa iyo, ay, excuse ka naman, Utoy. Bakit? Kasi meron nga excuse. Ganito ang nangyari. Pag sinabi niyong excuse, there are two reasons why it is called an excuse. One, meron kang acceptable justification. In other words, justification acceptable to the university, kagaya niyan, aksidente. Pero two, may isa pang requirement. Ano pa isang requirement? You are in a no choice situation. Meaning to say, even if you wanted to take the exam, you could not have taken the exam. Itong dalawan na ito, ang indicators nang meron kang excuse. And two. Okay? Dalawa. Ano yung one? Merong acceptable justification. Ano yung pangalawa? No choice involved. Hindi yan mere justification lang. Pag ito lang ang meron kang justification, madaling imbentuhin yan eh, kagaya ni Duterte. Ano pa ang isang halimbawa? Ang isa pang halimbawa, katulad nito, mukha akong Chino. Oo, ay sabi, elay, Chino yan. Naku, maraming kwarta yan. Nakala siguro ay marami ang kwarta. Kinidnap ako at nilibing ako ng 6 feet underground. Miski magpagulong-gulong ako doon sa 6 feet underground, eh, hindi ako makakunexamine, ay mayroon ako excuse. Kinidnap ako and wala akong choice dahil nasa ilalim akong lupa. Eh kung buhay pa ako, pwede akong kumuha ng examen. Yan. So, maliwanag ha? Ano yung maliwanag? You are required to attend the classes. And if you're absent 20% or more of the time, then you'll be given a grade of drop or a grade of 5. Now, grade of drop if you have an excuse. But then excuse is not the same as mere justification. Excuse means you have an acceptable justification and you have no choice involved. Yan. Okay. So much so for the rules natin. Ano? Paano kukwentahin ang grade ninyo? Madali lang eh. Ganito yung kwenta ng grade ninyo. Ha? First exam plus second exam. Ay, mali. Sorry. First exam plus second exam. Dali lang ha. Nakalimutan kong buksan na rin monitor ko eh. First exam plus second exam plus ano pa, if you remember correctly. Bonus points. Tama? Plus... Sandali lang ha. Yun yung monitor ko, nadinig ninyo. Plus... bonus points. Total yan divided by 2. That should be a grade. Yan. Okay. May tanong ba? Any question so far? Dini sa tinanong ko kanina. Meron naman pala sa inyong nagpiluan at merong logics din siguro. Ano? Hopefully. But we will make sure na meron kayong pag-aaral ng logic.
Mr. Gerologo. Okay. So far, so good. Ayos pa ba? O, ngayon, tingnan natin yung sagot ninyo dun sa ating Mentimeter exercise. So, meron tayo ngayon pinag-uusapan, Introduction to Philosophical Analysis at tayo may litrato ng Ancient Egypt. Monuments of Ancient Egypt. Kung di ako nagkakamali, tinayo yung mga monumento na yan, 1,500 years BC. Ibang klase yan, no? 1,500 years BC. Ancient civilizations think that lives of men are in the hands of the gods and the deities. In the case of the Egyptians, in the hands of the pharaohs. The pharaohs decide what happens or does not happen to your life because they are the gods. Tanong, do Filipinos at large think like them? Anong sabi na rin 26%? Yes, but only some of them, although significant. Yes, and most of them. Yes, ha? Ganun eh. Tingnan nyo na lang, ha? Pagka boboto kayo, sinong gusto nyo maging presidente at sinong hindi? Bilang mga Pilipino, anong una nasa isip ng Pilipino? Titingnan ba nila ang vision of the future ng kandidato? Titingnan ba nila yung economic programs ng kandidato? Si Duterte nga, ano, kumandidato, sabi niya, ay po tayo na, wala ko alam diyan sa, ano, sa economics. Titingnan nyo ba ang projections sa ng GDP sa plano ng magpe-presidente? Hindi. Titingnan nyo ba kung mahusay sa mathematics and logic yung presidente? Hindi. Ay, anong hinaharap ng Pilipino? Ay, ang harap ng Pilipino ay kung sino sugo ng Diyos eh. Halimbawa, si Duterte, sugo ng Diyos yan. Isipin yung sabi ni Kiboloy. Sino si Kiboloy? Owner of the universe. The Son of God. Sabi nung Son of God, boto nyo yung putay ng si Duterte. Yan ay sugo ko. Tanong, tama o mali? Diyan sa chat natin, ha? Hanap ng mga Filipino ay presidente na sugo ng Diyos. Sige nga, tingnan ko nga ang sagot ninyo. So, babalikan natin mamaya. But meanwhile, tingnan natin na rin sagot niyo din eh. So, isa lang ang nagsabi na ang Pilipino ay hindi kagaya nilang mag-isip. So, hindi pala naman isa. 4%. 71 plus 25 nagsabi ay mukhang gayon nga ang mga Pilipino. So, ano yung sunod na tanong? How many of you have taken up some course in high school on the nature and limits of reasoning? Sino nagsabi? Yes. 2% lang. Hindi pala 2%. Dalawa lang out of 24. None at all. Walo. Walo. Ay di, ilan yan? 30%. More or less. Sabi nga, apat, yes, but only in passing. Naloko na. Tagilid. Kaya nga required natin sa UP, alam natin ganyan magiging sagot ninyo eh. How many of you have ever thought about why many buildings at the campus are ancient Greek inspired? Hindi ko alam kung kayo ba eh, mga freshman, marami sa inyo freshman eh. Ay nakapasyal na ba kayo ng campus? Kung namasyal kayo sa campus, yung mga building natin, kagaya ng administration building, Quezon Hall. Kagaya ng Palmo Hall, yung college ko at College ng Arts and Letters. Kagaya ng Melchor Hall, yung engineering, at saka ng Malcolm Hall, yung sa College of Law, at saka ng Benitez Hall, College of Education. Ano na sila? Parang ancient Greek structures. May mga malalaking columns at may steps. Eh bakit ganun? Wala lang. Gusto natin eh gayong style. Pangit. Hanap ng mga Pilipino ay sugo ng Diyos. Mali po. Niwala ko sa inyo. sumagot na kay Dine. Ang sagot nyo na kanina Dine ay ano. Yan, 4% lang ang nagsabi na hindi
kapareha ng mga Pilipino yung ancient civilization. In other words, on the contrary, eh, parang mga ganyan mag-isip ang mga Pilipino eh. Kaya pagka-graduate, ang unang mangyayari, magdadasal. Tama. Saan? How many of you ever thought that why many buildings at the campus are ancient Greek inspired? Sabi nung 13 out of 24, never until the discussion in class. Some inkling but never really sure about it, about why. Have always known. Oh, sino kaya yung have always known? Siguro graduate ka ng UPIS, ano? Okay. Wala nang tanong, wala na. Balik tayo din eh. Excuse me. Ay, mali pala ako. Ay, gutom na ako. Kahirap magturo. Yan. Yung ancient peoples like the Egyptians. Hindi ko na-share, sorry ah. Yung ancient peoples like the Egyptians. Eh ano ang mapapansin natin? Pag sila ay magtatanim, may festival 'yan. Bakit? Eh kasi kailangan kausapin ng mga Diyos. Bakit? Eh hindi nila alam kung kailan uulan, hindi uulan. Eh bakit? Eh wala silang kalendaryo eh. Eh bakit walang kalendaryo? Eh wala silang mathematics kagaya ng atin ngayon eh. Hindi sila wala silang astronomy kagaya natin ngayon. So, para malaman nila kung kailan uulan, hindi uulan, tatanungin ng mga Diyos at bahala na. Kaya bago magtanim, ay kailangan merong kakapulungin. Kung hindi mga Diyos, ay kapulungin muna yung mga sugo ng Diyos. Sabihin na lang natin na kapag tanim, pagkatapos magtanim, may sunod na problema. Kailan aani? Pag masyadong maaga ang pag-ani, mura ang aanihin, hindi masyadong malaking kita. Sayang ang pinaghirapan. Pagka naman masyadong pinatagal ang ani, baka abutin ng bagyo, wala ka lalong aanihin. So, paano mo malalaman kailan ko mag-aani? Tatanungin mo na naman ang mga Diyos. Kung may sugo ng Diyos, kagaya ng mga propeta ng kung saan-saan, ay di tatanungin mo ngayon. Kung merong pagkakataon nakakausapin ng mga Diyos, kagaya ng mga Pharaoh, o makakahanap pa ng burning bush kung saan, ay interviewin ninyo, tanungin ninyo, kailan ako mag-aani? Pag makikipag-gera, tatanungin din, ako baga ay makikipag-gera o atras na lang. Pag mag-aasawa, ganun din, Diyos pa rin ang mga tatanungin. Yan ay maliwanag sa ating mga archaeological and historical finds. Marami tayong dokumento na nagpapatunay na ganyan. Marami tayong archaeological evidences na ganyan mag-isip ang mga ancient peoples sa buong mundo. Wala exception. Dito natin, sa buong mundo, walang exception. Wala. Excuse me. Ay, sabi ko nga ngayon, eh parang anong nangyayari sa Pilipinas eh, ano eh? Ang nangyayari sa Pilipinas ay gayon. Bakit maraming believe kay Duterte? Eh, ang paniwala ng mga tao ay si Duterte ay ano eh, sugo ng Diyos. Kung ako'y sugo ng Diyos, mananalo ako. Ay, nanalo nga ako eh. Malaan ka plano-plano. Ay, nanalo ko. Ay, yan ay itinadhana ng Diyos. Bakit ako naging senador? Ay, wala naman akong plano maging senador. Inimbitahan ako eh. Natisod eh ako. Inimbitahan eh. Well, sinador na ako. Ayun ay tinadhana ng Diyos. Kaya magdadasal kayo, magtatadhana ng Diyos. Ganyan mga Pilipino. Ganyan din kayo. Nanay, tatay ninyo. Ngayon, eh, ang tanong ay, meron bang alternative na pwede tayong gawin to look into the future independent of the gods and the deities? Yan. Yung mga ancient Greeks, ibang klaseng mag-isip eh. Sila ang unang-unang nagsabi, ganito yan eh. Yung buong mundo, noong unang panahon, lahat ng tao sa mundo, ay ano, lahat ng tao sa mundo ay ang paniwala
The lives of men are in the hands of the gods and the deities. Whether it is in the Philippines, paano ba itsura ng Pilipinas kay Ann? Nasa Aray Mindanao, yan. Tapos nandiyan niya ang India. Nandiyan niya yung Thailand. Nandiyan yung Korea. Nandiyan yung China. O nandiyan niya ang Japan. Tama ga. Nandiyan niya ang Africa. Nandun ang Gibraltar. Nandun ang Sri Lanka. O. Yan. Anyway. Nandiyan ang Europe. Rock Gibraltar. Yan. Nandiyan. Anyway, sa buong mundo, lahat ng tao, the lives of men are in the hands of the gods and the deities. Sinong paniwala? Na exception. Lahat ng tao sa mundo, yan ang paniwala. Ay, mali. Lives of men are in the hands of the gods and the deities. Sa buong mundo yan. Marami tayong historical evidence, documentary evidence and archaeological evidences to prove that. Pero at some point in time, somewhere in Europe, din eh. Somewhere in Europe, saan? Sa Greece. Somewhere sa Europe, sa Greece, sabi ng mga Greeks, siguro, many times, tama yan, pero sometimes, men can have control over their destinies, independent of the gods and the deities. Yun ang sabi ng mga ancient Greeks. Yan. Yan ang sabi ng mga ancient Greeks. Ang sabi nila, ganyan. Men can have control over their future independent of the gods and the deities, dependent only on their capacity to reason. Focus on reasoning. Yan. In fact, yung mga ancient Greeks, sila ang imbento ng tawag natin ay Western Civilization. Kaya, you very often see the expression Western or the West. Bakit? Kasi yung West, in particular, yung Western Civilization, sila ang unang-unang nagsabi nito. Aling nito? Ito. That men can have control over their future independent of the gods and the deities, independent on their capacity to reason. Nowadays, parang pangkaraniwan sa atin yan eh. You come to UP and you think you can get hold of your future. So you see now your future is going to be doctors, you're going to be lawyers, you're going to be engineers. Or, kagaya nung kausap ko, you'll be policemen and 10 years later you'll be a as you now dream, 10 years later, you'll be a wedding lord, and then maybe a mayor, and maybe a president. Dali, ah. The point is, Mr. Labios, ngayon lamang natin naiisip na for a significant part of our lives, we can be in control of our lives. We can be in control of our future. Noong unang panahon, hindi ganyan. Kalendaryo nga, wala sila eh. Ay, by the way, hindi ko na ipaliwanag, ano, itong mga lintrish na mga Egyptians na ito, sila yung mga una, isa sa mga una-una naka-invento ng kalendaryo. Dahil sila yung may kalendaryo, dahil naka-develop ng mathematics, alam nila kung kailan dadating yung tide na high tide o dadating ang tide na low tide. Alam nila kung kailan dadating na half moon o kailan dadating na full moon. Alam nila kung kailan dadating yung rainy season at dadating yung tag-init at tag-tuyo. Ay dahil bago pa man dumating ang mga events na yan, ay alam na nila, sabi ng mga
pangkaraniwang tao po, tayo na ang galing, ay siguro yung mga Diyos yan. Ay, later on, sinasabi nga ng mga dating propeta na, ay kami sugo ng Diyos dati, ngayon Diyos na kami. Tapos may trade secret na hindi naman nila ipinapaalam ng trade secret. Ay, may kalendaryo ang mga putris eh. Kaya in China, yung emperor, unang trabaho ng emperor, every year, for thousands of years, ay ano, ipaalam kung kailan ang planting season at harvest season. Kasi meron silang kalendaryo na hindi naman alam ng pangkaraniwang tao. Only later, ginawang public yung knowledge of calendars. But for most of the time of history, hindi nila pinaalam yan. Yan. Ganun din sa mga Olmecs, mga Aztecs, mga Incas, mga Mayas ng Americas. Everywhere in the world. Yung mga naunang mga naging emperador, ayan o, may trade secret, ano yung kalendaryo. Okay. Ay, pero nagbago ang panahon eh. Yung mga ancient Greeks, nasaan yan? Ito, yung mga ancient Greeks, sabi nga nila, ito, sabi ng mga ancient Greeks ay napakasimple. Yan. Men can have control over their future independent of the gods and the deities dependent on their capacity to reason. Paano nangyari yan? Ay, dito papasok yung inyong homework. Una, for some reason, na-invento nila yung democracy. Ayan. Dahil sa pagkaka-invento nila ng democracy, later on, a direct product of democracy, na-invento nila ang philosophy. At philosophy later will be transformed into what we would today call science. Diyan manggagaling ang science. But for the most part, ito yung contribution ng mga ancient Greeks. Democracy, philosophy. On the basis of democracy and philosophy, sabi nga natin, diyan na-invento ang Western civilization. So, paano nangyari yan? Well, put it this way, ano? Western civilization is a civilization where the leaders, if not everybody, believe that men can have control over their futures independent of the gods and the deities. Ay, sorry, hindi ko pala na-share. Sorry, ha? Balik tayo din eh. So, sabi ng mga Greeks, men can have control over their destinies, their future, independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason. Yan ay nangyari sapagkat na-invento nila yung democracy at philosophy. At dahil sa pag-invento ng democracy at philosophy, naniwala sila din eh. Saan? Men can have control over their future, independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason. Therefore, by definition, naging Western ang kanilang pag-iisip. Yan ang ibig sabihin ng Western civilization. Isang sibilisasyon ng maraming society na ito ang paniwala. At ito naman ni Kapi naniwalaan kasi na-invento nila yung democracy philosophy. Ito kayo ng homework ninyo. Ang homework ninyo, one, mag-research kayo sa ancient Greece. You can use Encyclopedia Britannica. You can use Encyclopedia of Philosophy na available sa internet. Or you can use Wikipedia. So, tatlo. Encyclopedia of Philosophy ng Princeton. Encyclopedia Britannica. Free naman yan. At Wikipedia. Or, in our case, sa klase, remember, sa klase natin, may binigay ako sa inyo. Nagbigay ako sa inyo na rin, ano, course content. Pag tinignan nyo itong course content natin na ito, yan, ano? Yan. Ito yun. Pag tinignan nyo yan, doon sa appendix, Ay, nalawa ko na.
Dalawa yung appendix natin eh. Appendix 1, appendix 2. Yung appendix 2, binigyan ko kayo ng kalahati ng isang libro, no? Yan. Pero dito tayo sa appendix 1. Ano yung appendix 1? Babasahin ninyo, ha? Mahaba. Short History of Philosophy, Science, and Democracy. Yan. Short History of Philosophy, Science, and Democracy. Oh, ha? Galing yan sa isa kong libro. Saka na natin pag-usapan kung ano yung libro na yan. But ito yung inyong homework. Dito natin. Pag-aaralan ninyo ang Ancient Greece na nag-imbento nitong ganitong kaisipan at ganitong sibilisasyon. Pag-aaralan ninyo kung anong kinalaman ng kanilang pag-iisip na yan sa pag-imbento na ng democracy at philosophy. And then next meeting, bibigyan kayo ng mahabang lecture. Ang ile-lecture ko nga ay aring nandini sa Appendix 1 na ito. Maraming detalye yan eh. So basahin ninyo. Meanwhile, nakalimutan ko, meron mga pala tayong mga resources na inyong gagamitin. Halimbawa, kung tinatamad kayo magbasa ng aking sinulat o magbasa ng Encyclopedia Britannica or Encyclopedia of Philosophy, ay ang gagawin ninyo, or Wikipedia, ang gagawin nyo, manood na lang kayo ng sine. Yan, paano kayo manood ng sine? Kasi remember, meron tayong audiovisual material resources. And I will make now available our audiovisual material resources. So, kung merong pagkakataon kayo na manood ng K-drama, ay saka na muna ang K-drama, ha? At ang panoodin nyo muna ay aring mga pinapanood natin sa klase. Bo, ba't nawala yun? Tiba nga. Yan, audiovisual material resources. Itong isa, oh, dalawa, tatlo, apat. Well, apat pa lang nilalagay ko dyan, pero nadagdagan ko pa yan, ha? Itong Crucible of Civilization, narrated by Liam Neeson, yung artistang sikat. Yan yung tungkol sa Ancient Greece. Pwedeng panoodin niyo yan kung tinatamad kayo magbasa. Excuse me. Pero pinakamahusay, basahin yung sinulat ko. Bakit? Eh, magaling ako eh. Okay. Ay, meron pa pala akong nakalimutan. Meron tayong pag-aaral nga ng logic, di ba? Nasabi ko, yung pag-aaral ng mathematical logic ay nandini nga saan? Nandini sa appendix nga natin. Di appendix 1, ano? Yung appendix 2, tungkol yan sa mathematical logic. Yan. Modern symbolic logic, sometimes called mathematical logic. Yan. Meron akong old publication eh. Hinanap ko yung digital format niya. Nilagay ko din eh. O, pwede nyo ngayon gamitin. Itong appendix 2 ay kailangan natin sa unang kalahati ng ating semester. First exam will be all about mathematical logic and of course all about the history of philosophy, science, and democracy. Napaka-importante. In fact, itong mga binabanggit ko na ito ay until you die, your entire adult life ay magagamit ninyo. Promise. Yan ha. So, meron tayong readings na nakalimutan kong isama. Pati isasama ko ngayon. Audiovisual material, course objective. Ito, meron tayong text resources. Kung ayaw nyo nung aking inilagay na, ano, na textbook, oh, ay meron namang libro na iba. Available sa New York University at saka some other university. Isa galing MIT. Ito galing sa New York University, ito galing sa MIT. Bahala na kayo sa mamili. Meron pa ako iba idadagdag pero saka na. Okay. So far so good. Ay, nakakalimutan ko. Meron pala tayong attendance. Sabi nga natin, ano, if you're absent 20% or more of the time, then you'll be given a grade of 5. Ito yung unang attendance ninyo. Bago mag-sign up sa ating diskusyon, ay
Please fill this up. Yan. Pag nahuli kayo, hindi na kayo makaka-sign up dyan. Ha? So, fill that up. Attendance. And then, refresh natin. Ha? Ito. Yan ha, attendance. Okay? Okay, attendance. So far, so good. Miss De La Cruz, any questions? Next meeting, ganito. You will be invited into, you will be invited to join me sa ating live conversation. But only 10 at a time. Ang iniisip ko, I'll invite una, 10 muna, and then next meeting, another 10, and then next meeting, another 10. Yun ang plano ko. Pero pwede rin naman ang gawin natin, i-invite ko na lang kayo lahat, and then first come, first serve, yung unang 10, silang ma-attend. But the point is, you will be given an opportunity to join me. Kaya lang, kailangan malaman ninyo, none po, ano yun, none? Ah, wala kayong tanong. Ganito. Yung attendance ay hindi required. Sabihin, attendance sa live feed. Bakit? Kasi hindi kayo lahat gusto na ma-broadcast sa YouTube eh. Now, let me tell you, I'm using StreamYard. Ito yun, no? StreamYard. Oh, yan, nandito sa left hand. Yung StreamYard, ginagamit natin rather than Google Meet. Bakit? Kasi pag Google Meet, one, meron akong signals pupunta sa inyo, and then meron kayong signals pupunta sa akin. Eh, ang mangyayari, two-way signals, maraming data ang kakainin. Ang Google Meet, ay ganun ang nature niyan eh. Pero kung ang gagawin kay YouTube, yung gustong magtipid ng data at nahihiya namang mapalagay ang muka sa public sa YouTube, pwedeng chat na lang siya. So ang mangyayari, ang signal niya, chat signal lang. At the same time, ang feed sa kanya, YouTube feed, ay mura sa data ang mangyayari. Eh, hindi naman tayo lahat ay mayaman. So yung makakatipid sa data, kasi kita natin doon sa survey natin na hindi lahat kayo ay ano, unlimited ng data. Meron sa inyo metered ang data. Bakit? Eh, siguro kayo naging biktima ni Duterte na yung dapat budget na papunta sa bayan ninyo ay doon na napapunta sa China. Doon kayo ng Michael Young. So, tipid din tayo. Ngayon, yung maiimbitahan ko, you don't have to join the live feed. Kung ayaw ninyo, huwag kayo mag-join. Bakit? Eh kasi sasabihin ninyo, ay gusto ko privately yung mukha ko hindi naka-display sa public eh. Ay samantalang ako, ay mahilig akong ma-display sa public eh, ganyan. So, after our class now, I press end of broadcast and what happens? Yung ating discussion masisave. Masisave sa YouTube and you can do it anytime. So, yung klasiko nung isang semester, you can view it anytime. Although, huwag niyo nang panoodin. Nakapangit ko doon yun. Buko kong haba-haba. Yan, ha? So, nakakatipid tayo. Now, balik tayo sa usapan natin. Punot dulo, gusto natin makita ang nature nga and limitations. Yan, ha? Share tayo ng screen. Gusto natin makita ang nature and limitations ng reasoning nga. Ano? Ay tingnan niyo ang ginagawa ng mga sugo ng Diyos. Sino halimbawa ng sugo ng Diyos? Ay aring ang mga pero? Yan. Yung mga pero na yan, ganitong mag-isip eh.
Paano mag-isip? Kung ako ay sugo ng Diyos, ako ay pagpapalain. Pinagpapala ako. Sa makatuwid, hindi sa makaliko. Ako nga ay sugo ng Diyos. Yan. Itong ganitong pag-iisip ay maliwanag na maliwanag, nagkalat sa buong Pilipinas. Marami nga kayong mga religious groups na sasabihin ay ako ang testimonya ng Diyos. Dahil ako ay naging sugo ng Diyos, kita ninyo at ako'y pinagpapala. Kung ako'y sugo ng Diyos, ako'y pagpapalain. Pinagpapala nga ako. Bakit? Ay, paano kung hindi sasabihin na ako'y pinagpapala? Ay, tingnan nyo aking mga anak, nag-aaral sa Ateneo Lasal, ay hindi. Nag-aaral sa Assumption, ay hindi. Saan nag-aaral? Ay sa London School of Economics. Yan. Sa NYU. Opo, elintik. Yan. Ay, tatanungin niyo ako, ay di, malaki ang bahay ninyo. Naku, sorry. Ay, wala akong bahay. Ay, meron ako mansion. Ko, ay di, ang dami niyo siguro ng kotse. Ay, naku, sorry. Wala kaming kotse. Marami kami SUV. Yung ang aming goldfish, binigyan ko eh. Nainggit doon sa aming pusa. Ko, ay di, meron kayong private resort. Ay, naku, sorry. Wala akong private resort. Ineng, ang meron ako ay ano, meron akong island. Ay pagka naayos na yung aking airport, ay iimbitahan kita, lumipad ka doon sa island ko, punta ka, tasagot ko lahat. Ay maliwanag na maliwanag, ano, ako'y pinagpapala. Ay tingnan mo aking asawa, kamukha nung Barbie doll, huwag mo na lang kakapulungin. Gawa ng tatanga-tanga yun eh, mukha ang Barbie doll. Yan. Ay ganito mag-isip, ang marami. Pinagpapala ako, ay sa makatuwid, sugo ako ng Diyos. Ganito pa ang sasabihin ng iba. Kung ako ay magaling, ako ay mananalo. Nanalo nga ako eh. Sa makatuwid, magaling ako. Yan. Ganyan mag-isip ang marami. Yan. Ay para niyo sinabi, garine. Para niyo sinabi, kung ako ay may malalang AIDS, talagnatin ako. Nilalagnat na ako. Sa mga katulad, hindi sa makaliko, yan. O, eh, di makikita ninyo ngayon na ano. Kailangan talagang pag-aralan natin eh kung paano tayo nangangatwiran. Yan. Ulitin natin. Marami nagsasabi, kagaya ng mga kagaya ni Bishop Kiboloy, kagaya ng mga kung ano-anong mga religion dito, ay itong sinasabi ko, ako'y sugo ng Diyos, ako'y pagpapalain. Pinagpapala nga ako sa mga katulad, ako'y sugo ng Diyos. Sinasabi nila, kung ako'y magaling, ako'y mananalo. Nanalo nga ako'y sa mga katulad, magaling ako. Kaya ano, mga putang ina ninyo, huwag niyo akong, ako si Tatay Prof. Jerry. Tatay Prof. Jerry, huwag kang pupunta-punta doon sa putay ng bayan namin sa Davao City. Ha? Pagpapapatayin ko kayo, pag-iinsultuhin ninyo ako. Sapagkat ako'y magaling, hindi ko kayo kailangan magsesermon sa akin. Sugo ako ng Diyos! Naloko na. Kaya rin nga eh, ang katumbas niyan. Anong sabi natin? Para mong sinabi, kung ako'y may malalang AIDS, lalagnatin ako. Ay nilalagnat nga ako sa mga tuwid. Ay may malalang AIDS nga ako. Pag-aaralan natin yan, ha?
Paano ga ang tamang pamamaraan? Paano ang tamang pamamaraan ng pangangatwiran? How do you reason well? Paano niyo susukatin ang inyong pangangatwiran pagka kayo nakahuli na isda sa isang lake o dagat? Pag juvenile lang isda, isa sa uli ninyo. Bakit? Ay, taga-UP kayo. Ay, kung taga-Lasal na tineo kayo, kakainin nyo na agad dyan. Ay, tayo ay environment friendly sa UP. O, pag nakahuli kayo ng isda at juvenile, ay yung ibabalik sa dagat o ibabalik sa lake. Pag nakahuli kayo ng isda at sinukat mo at yan naman ay adult, ay di iuwi mo, kainin mo. Yan. Ay, paano nyo malalaman kung juvenile or adult yung isda? Ay, di interviewin mo. Hoy, Mr. Isda, saan ka pinanganak? Sinong tatay at nanay mo? Ilang taong ka na ka? Hahanapin natin ang panukat ng katwiran. May katwiran na maayos, may katwiran na hindi maayos. Ay, di na ay maliwanag, ay baloktot rin katwiran na re. Bakit naging baloktot? Are din ay baloktot, ay are din ay baloktot. Ay bakit naging baloktot? Ay bahala na, pag-usapan natin later. Puta, ay gutom na ako eh. 46 na. So far, so good, Mr. Labios. Wala bang talong? Mamang Lawrence. Lawrence Gerolaga. Wala ka bang talong? So, pahirap na rin. Para ako may kausap na pader. So, bakit naghihirap ang bayan? Ay may mga DDS. Ano yung ano, DDS? Davao Death Squad. Ng mga troll. Ay gayang mag-isip. Sila lang ang gayang mag-isip. Hindi. Meron ding mga Yellow Army, gayang ding mag-isip. Kaya nga tayo dumami ang galit sa ano eh, sa Yellow Army. Gawa ng dati eh, may gayang mag-isip. Ay walang pula. Walang hindi pula, walang militar, hindi militar. Ang usapan dito ay sino ga ang maayos na katwiran. Yun yung importante. Ang tanong ay ganito. Pinakahuling tanong ko ha, sagot. Tama, mali. Hindi alam ng mga pangkaraniwang Pilipino. Paano sukatin ang tama o mali na pangangatwiran? Pangangatwiran in English, reasoning. Sige nga, tingnan ko nga, sagutin ninyo at ako iinom habang kayo nasagot. Meron ako dininti eh. I want to see, more or less, anong mga ilan mga sasagot sa inyo ng tama, ilan sasagot ng mali. Sige nga, I'm waiting. Meron pa naman tayong 5-10 minutes. Tama po, sabi ni Miss Queen Edayan. Mamaya, Miss Edayan, tanungin mo tatay at nanay mo ha. Duruin mo paminsan-minsan ng masanay sa demokrasya. Sige nga, meron pa bang isa? Iba? O, din eh, sa live chat. Ang dami nang siya. Tama! 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 Ay, babaguhin natin ang landas ng Pilipinas. Kayo ay nasa front line. Ulitin ko ha. Kayo ay nasa front line ng pagbabago ng landas ng Pilipinas. Pag hindi natin binago yan, ay babalik at babalik tayo doon sa mga taong ang paniwala ay sila yung mga sugo ng Diyos. At bilang mga sugo ng Diyos, hindi sila makikinig sa sasabihin ng bayan. Sinasabi na ng bayan, tanggalin na yan si Duque. Sinasabi ng bayan, delikado yan si Michael Young. 2018 pa lang sinasabi na, delikado yan si Michael Young. 2020 pa lang sinasabi niya natin, mali ang sinasabi at ginagawa niya si Duque. Bakit ayaw mong tanggalin? Ay sapagkat paniwala nila, sila yung mga sugo ng Diyos. Hindi naman sila mga jablo, mga tangalaang. Hindi nila lang kung paano sukatin ang maayos at hindi maayos sa pangangatwiran. Kaya sa UP,
required kayo na kumuha ng Philo 1 at sa Philo 1 required kayo na kumuha ng mathematical logic para maitama natin ang landas ng Pilipinas. Kaya ako iniimbitahan palagi eh, kahit na katanda ko ng aret, wala na nga ako sa UPE, pinipilit ako magturo. Kaya kung naman po tayo ni Sitanga, magtuturo kahit mababa ang sweldo. Ay, nako, naubos na ating panahon, ha? Maligayang araw sa inyong lahat. Magandang tanghali, ha? Kain tayo, ha? Ay, bawal magkasakit. Pag kami mga reunion, pag kami mga birthday party, pag kami mga meet-ups, ay sabihin niyo, putain eh, bahala kayo sa buhay niyo, hindi ako pupunta. Mahirap magka-COVID, lalo nang mahirap mamatay sa COVID, na napaka-torture, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo. Marami akong kakilala na matay. Diyan. Ha? Ingat, bawal magkasakit. Handang tanghali po. Bye-bye.